Sabi nga natin, you are what you eat, ate. Oh. Yun ang problema sa baboy sa Pilipinas ngayon, di ba? Ano ba yan? Puro farmed ang baboy farm ngayon. Ano pinapakain? Gandang hapon, Coach Louie. Gandang hapon, Coach RG. Okay, andito ulit tayo sa ating sa pang bagong episode. Kwento ang pangkalusugan. Exactly, okay. Our next topic is all about the top worst food that you can eat. Ito yung mga pinaka masasamang pagkain na dapat nating iwasan. Yan, exactly. So ano ba yung mga dapat nating iwasan? Ano bang epekto ng mga pagkain na to sa ating kalusugan? Oo, alam mo, Coach Ardy, isapan natin yan. Sa ating mga Pilipino, natural yung tuwing may gatherings, halos lagi tayong mayroong mga pagkain na inihahanda. Walang gatherings o pag-meeting ng mga Pilipino na walang pagkain. Tama, maganda dyan, Coach Louie. Tama yung sinabi mo. Maging practical tayo. Magano tayo ng mga advice na Philippine setting. Oo. Mm-hmm. Ano ba yung mga pagkain na masasama na kinakain ng ating mga kababayan? Oo. Paalam natin sa kanila, di ba? Oo. Paalam natin sa kanila para ma-improve yung mga kalusugan nila. Mm-hmm. Kasi minsan akala nila healthy yung kinakain nila. Mm-hmm. Akala nila okay lang kainin. Okay lang. Pero diba? Merong tinatawag na detrimental effects sa kanilang katawan. Kumbaga, sabi nga nila, itong type 2 diabetes or insulin resistance, di ba? Ito talaga ang tunay na pandemya. Oh, kumbaga, hindi naman tayo pinapatay nito in weeks or days, like, parang COVID, ganyan. Pero ito, unti-unti naman pinapatay yung mga tao, di ba? Dahil sa tama ng epekto nito, sa kalusugan. So, hindi man tayo pinapatay ng days, eh. After a few years. Dahan-dahan. Feeling me softly. Ano? Feeling me softly ang nangyayari, di ba? So, kailangan malaman ng ating mga kababayan. And anyway, marami na tayo na-discuss about metabolism, ganyan, yung ating metabolic flexibility. Pero ito lang, mga specific advice lang kung mga pagkain. Maiti lang naman to na dapat nating iwasan na kainin hanggat maaari. Okay. Yes. Alright, yes, imayin okay. Natin, Coach RG. Isa-isa. Coach Louie, ano ba para sa'yo ang number one na pagkain na dapat nilang iwasan? Ako, hindi muna pagkain. Okay, bigyan tayo specific. Oo, ako, iniiwasan ko talaga yung pag-inom ng ng soft drinks, mga fizzy drinks. Tama. Kahit sa mga anak ko. Hindi lang sa Pilipinas, problema yan, Coach Louie. Sa buong mundo. Buong mundo. Tama. Yun yung mga corn syrup, fructose. Oo. Mga high fructose sa di ba corn syrup drinks like at ito may share ko lang, Coach RG, kasi dyan sa soft drinks talaga meron akong kliyente, yung asawa niya parang halos everyday breakfast niya soft drinks, lunch hindi siya pwedeng hindi uminom ng soft drinks. Alam mo, in now parang siguro 60 years old na siya, nag-retire na siya, wala na, namatay na yung ano niya, yung kidney niya. Hindi na gumagana. Diba? So, ano na siya for chemon, anong tawag doon? Kidney transplant, gano'n? O kidney transplant. Or dialysis. Dialysis na siya. At kailangan niya ng donor. Ng ang swerte niya, yung kliyente ko na very fit, yung asawa niya, nag-match yung ano nila. Yung, diba? Yung kidney nila. So, napakaswerte niya. Pwede ka mabuhay sa isang kidney lang. Diba? Oo, ngayon, ang ginawa, dinonate ng misis niya yung kidney niya. Diba? Oo. At meron akong alam na yung iba, ayaw nila, napakahirap pag kidney ang problema. Oo, napakahirap kasi filter natin yan. Oo, filter natin yan. Coach Louie. So, may dagdag ko lang, Coach Louie, about soft drinks, about drinking soft drinks. Diba, ito ang, yun yung tinatawag natin high fructose corn syrup. Diba, ang taas ng fructose po ng ating mga soft drinks. So, ano ba yung fructose? Yan yung addicting na yun chemical ng asukal. Ano po ba yung asukal natin, yung mga table sugar natin? Ano yan? 50% fructose, 50% glucose. Glucose, yeah. Pero yung addicting part is yung fructose. Sabihin na natin yung sa prutas is fructose din, di ba? Ang maganda lang sa prutas po is it comes along with fibers and with other nutrients. Yan. Kaya parang medyo nababawasan po yung effect fructose ng kapag kinain niyo yung prutas. Pero siyempre, hindi pa rin namin ina-advise na kumain kayo ng maraming matamis na prutas. Kaya limit yung extra sweet fruits to very
not too often. In moderation. In moderation. Pero yung mga berries, yan, pwede yan, mapababa po ang mga sugar level ng mga apple ngayon. Sa Pilipinas, Coach RG, napakatindi ng ano, yung mga iced tea na yan, yung mga milk tea. Sobrang, di ba? Yun, add ko nga lang, yung fructose po, kaya po siya masama. Is kasi ito po yung, ano eh, tawag dito, nagsisignal na pataasin yung ating uric acid. Yung uric acid po is parang, yan din yung signal ng katawan nyo na proceed to emergency mode, mag-preserve ng energy. Mag-preserve. So, yan yung ginamit nga po ng ating mga ninuno para mag-survive during famine stage. Kaya pababain natin itong metabolism, ngayon mag-store tayo ng fat. Ito po yung signal na ginamit ng katawan natin para mag-preserve, may mag-store ng fat. Mag-store ng fat. So, yun po yung effect ng fructose. Kaya pinapataas yung, sabi nila, ang uric acid is made up of protein, fructose, according to Dr. David Permuter, di ba? Kaya, yung uric acid level natin nowadays doesn't only pertains to gout. Ito ay signal na rin towards unhealthy metabolism. Mm-hmm. Kapag mataas ang uric acid nyo, ibig sabihin, unhealthy po ang metabolism nyo. Nag-i-store kayo ng fat. Yung protein, at saka yung protein din, Coach RG, sobra ka sa protein. Purines naman. Parang yan, secondary lang daw yan, according to Dr. Perlmutter. Mm-hmm. Main cause talaga, yung eating sugar. Kaya yung may mga gout, ganyan, tulad sa gout, Coach Louie, sabi nila, if you fix your metabolic health talagang, pagkain. Babaan mo yung intake mo ng fructose, ganyan, ng carbs, diba? Mm-hmm. More vegetables. Maayos yung ano mo, diba? Kaya nga, may sinabi pa si Dr. Perlmutter na just by taking gamot for gout, allopurinol and vitamin C, sabi niya, lowers down, it's effective daw for lowering your uric acid. Parang ganun, vitamin C and allopurinol, parang ganun. So yun po yung effect ng fructose, kaya siya top worst food, di ba? Kasama po siya ng metabolic health ninyo. Saka mabilis ka rin tumaba pag insulin resistance. Yan, paulit-ulit natin. Next time, Coach Louie, mag-discuss tayo isang video regarding metabolic flexibility. Para may maano silang link about metabolic flexibility. Ano po ba yung metabolic flexibility, di ba? Okay. So, soft drinks o yung mga matatangis na inumin. Isa yan. Ano sama mo na rin dyan, Coach RG, sa soft drinks, yung mga juices natin. Oo nga, fruit juices pa yan. Fructose pa rin yan. Iba pa rin yung whole food na kinakain. Iba pa rin yung, sabi nga nila, yung orange juice. Ba't di mo na lang kainin yung buong orange para kasama yung fiber? Kasi parang sa isang basong orange juice, parang makakalima ka. orange. Sugar yun. Concentrated yun, di ba? Fructose yan. Sa akin naman, Coach Louie, ano ba? Yung mga ultra processed na breakfast. Mga cereals. Grabe. Mga cornflakes. Alam mo, sorry, sa Pilipinas. Sorry sa pag-mention ng mga ganyan, cereals. Para sa akin, diba? Especially, kakainin mo yan first thing in the morning. Spike na agad yung sugar mo. Exactly. Diba? Tapos ano siya tawag dito, yun nga, nakakataas ng blood sugar, ultra-processed pa siya. Ultra-processed. Minsan pag chinek mo yung ingredient label niyan, ang dami, hindi lang asukal, may flour, may asukal, may corn, di ba? Lahat ang masasama doon, may vegetable oil, di ba? Lahat ang masasamang ingredients nandoon, di ba? So yan, para sa akin yan, kusuri ikaw ulit. Iwasan yan, yung mga cereal na yan. Sa akin, pangalawa, yung alam mo yung ito nabanggit ko nga sa iyo kanina, yung maaalat na pagkain. Guilty ako dyan. Kasi meron talagang addiction yan. Ang problema kasi chips ba yan? Yung mga chips. Mga diba? Chips ako, addiction. Guilty ako dyan. May mga MSD yan, di ba? Yun yung nagkakos ng addiction dun. Sa mga chips. Kumbaga, nilagay talaga ng mga food manufacturer yan dyan for marketing purposes. Marketing talaga diba? Yan. Ma-addict ka talaga. Para ma-addict yung consumers. Bili ka ng bili, di ba? Tama. At alam mo yung misis ko, yan, pag napapakain siya, alam mo sigurado, alam mo, napakain siya niyan, ang tama niya kaagad, UTI. Tama, di ba? Sobrang alat na pagkain. Tama.
So iwas po tayo din diyan. Hangga't maaari, hindi naman namin siyempre, 'di ba? Tama. Hindi niyo mapigilan kumain, at least moderation, 'di ba? Tama. Ako naman, Coach Louie, siguro yung lagi kong minimension, yung mga seed oils. Seed oil. Mga seed oils, 'di ba? Mag-shift tayo sa ibang class, ibang sources of oil kung magpiprito tayo or iwasan yung pagpiprito, sabi mo nga, 'di ba? Or kung gagamit at gagamit, mag-shift na lang po sa mga ibang sources of oil. Like yung mga fruit oils natin, avocado oil, coconut oil. Coconut oil is actually okay. Okay. More on ano, eh, maraming mga doctors na nag-ano yan eh. Nagre-recommend yan eh. Mataas pa yung boiling point niya, yung yung burning point, parang smoke point. Diba? Smoke point. Mataas pa yan. Tsaka avocado oil, mataas. Yung olive oil, mababa. Medyo moderate yan. May mga nagsasabing okay lang ipag-fry. May mga nagsasabing hindi daw. So, hindi natin alam kung ano susundin natin. Yun, better to be safe. Mag-butter na lang siguro kayo na pang-prito or sabi mo nga, iwasan na lang ang pag-prito. Pero kailangan pa rin natin ng mga yung mga gisa-gisa, lalo na yung mga gisa-gisa. Yung mga iba, Coach Louie, sinasupplement nila yan, extra virgin olive oil. Extra virgin olive oil. Or dalagay sa salad kasi super healthy. Diba? Actually, mabanggit ko lang, Coach RG, kasi way back, siguro 4 years ago, bago mag-pandemic, nag-seminar ako about being a vegetarian. Doon sa seminar namin na inatenan ko, nag-gigisa sila, pero without oil. Without oil, ah? Oo, konting tubig lang. Ah, tubig. Yun ang ginagamit sa panggisa. Ah, okay. Ah. So, pwede nyong subukan na tubig yung gamitin nyo sa, yung parang spray lang na tubig. Ah, talaga. Panggisa lang ng ano. Nang tulad ng sibuyas, bawang. Talaga. Pang sutay-sutay lang. Wow. Okay, interesting, ah. Yeah, sabihin ko lang yung reason, ah, bakit yung seed oil. Seed oils is mainly omega-6. Omega-6. Inflammatory so, talaga yan. Inflammatory, tsaka very abundant na po. Sobrang dami na. Tsaka sabi nga nila, lalo na yung mga vegetable oil. They're not even vegetable talaga eh. They're totoo, hindi totoo yun. Type of seeds and everything. That's, may mga may halo-halo na yan. Yung sunflower. Na, ultra-processed na oil po yung mga yan. Ang sama din po ng effect niyan sa ating cell membranes. Kasi ano ba yung mga cell membranes natin? Made up of fats. Yung mga cell membranes natin, di ba? Pero mostly yung healthy na cell membrane is made up of omega-3. Especially yung mga brain cells natin, yung neurons, kanya. So, yun lang, kulang tayo sa omega-3. We are full of omega-6 sa pagkain natin. So, iwasan na po yung mga pangluto ng mantika na yan. Na mapakamahal pa niyan, Coach RG. Ha? Mas mahal na. Oh. Napakamahal pa niyan. Marami rin mahal dyan. Diba? Although mas marami mas mahal na, mas healthy, yung mga extra virgin olive oil. At sabawan nyo na lang yung mga isda nyo. Sabaw na may gulay, di ba? Pwede, yan. Ako, every now and then, magamit ako ng pan-grilled, Coach Louie. Konting-konting lang. Kasi nga, especially pag nag-keto ka, keto is high fat. High fat. High fat type of diet. Pero clean keto naman ako. Hindi naman ako yung fat chicharon, di ba? Yung balat. Ayun, isa pa, Coach RG. Yung balat ng manok. Oo. Di ba, hindi naman ako nagaganon. Hindi naman. Ano lang, pag nag-keto ako, clean keto, yung mga good sources of fat. Yan. Yan ang mga avocado, nag-avocado ako. Yan, nag-extra virgin olive oil ako. Yan. Ano pa, Coach Louie, ano pa yung top worst food mo para sa para sa akin, yun nga, yung, yan, yung mga, nabanggit mo na rin, yung mga bread. Bread, tama, flour. Diba? Bakit? Ako para sa akin, may reason ako kaya para sa akin, masama yung bread. Unang-una, kapag kumakain ako ng bread, napapansin ko, nagbo-bloated ako. Ah, that means, pwedeng silya ka, Coach Louie. Ano ka? Gluten sensitive ka. Yung ngayon gusto kong banggitin, gluten. Diba? Ano bang meron sa, ano, di ba? Sa bread, gluten. Gluten, most of the white bread, most di ba? Tsaka very unhealthy siya. Especially kasi yung mga white bread. Process talaga siya. Tama. Diba? Gluten, ano bang meron sa gluten? Yung nga, mahirap i-digest yan. We were not designed to digest gluten, sabi nila. Mahirap i-digest, kaya ano siya? Parang disruptive daw siya sa ating microbiome. Okay. Ah, yun pala. Yun pala ang explanation niya, yung ano siya, nakaka... Ano ba siya? Yung... Parang, yun, nakakakos ng leaky gut. Leaky gut. Ang gluten, dahil parang... Binubutas niya yung ano? Ating, ano ba? May tinatawag silang ano dyan, nakalimutan ko na lang. Yung barrier ng ating gut,
yun, parang binubutas niya. Nagko-caution ng leaky gut eh. Basta yun, ang pinaka-explanation. No? Kaya, ako, kahit ako, Coach Louie, every time kumakain ako ng bread, hindi naman ako masyadong disturbed sa gut. Pero marami akong nararamdaman. Hmm. Sa tuhod ko, ganyan. Oh, so medyo observahan nyo rin joints. Po, mga kababayan. Oh. Pag kumain kayo ng, halimbawa, napakain kayo something ng tinapay o something na, halimbawa, donut, o pandesal, observahan nyo yung kinabukasan. Yung pakiramdam nyo. Medyo stiff tight kayo. By stiff ba yung mga joints nyo, yung mga kamay nyo. Tama. Kaya sabi ko nga, di ba, Coach Louie, number one na criteria ko sa pagkain is yung anti-inflammatory. Kapag yung nag-cause siya ng anything disturbing sa katawan nyo, like for example, bloated kayo, or stiff yung joint nyo, may mga skin irritations kayo, that means yung food na yun is not for you. You're hindi not, para sa'yo talaga. Oh, hindi siya nadadigest ng gut nyo or ng ano nyo, ng microbiome nyo. Hindi siya friendly sa microbiome nyo. Ako nga, Coach RJ, mabanggit ko lang sa'yo, ha? Kasi yung mother ko, meron siyang eczema, no? Yun. So, namana ko yun, ha? Isa sa mga namana ko. So, napapansin ko noon, nung bata ko, pag napakain ng tuyo, talong, ayan, nightshade. Yan, nightshade food. Pag-usapan natin mamaya. At yung mga sardinas. Yan, mga malalansad. At siguro, depende rin sa pagkakaluto ng sardinas. Ayun, nag-ano na ako na yun, nagtutubig yung mga sa paa ko, nagkaroon ng tubig. Actually, wife ko ganyan din, yung mga eczema, mga eczema. skin lesions. Kaya lagi ko siyang sinasabihan na fix your gut. It's a gut issue. Sabi nila, kapag may mga ganyang problema ka, mga skin lesions, mga bloatedness, ano pa ba, kahit na mga stiffness of the joint, ganyan. It's a sign of gut issues, eh, like yung SIBO. Yeah, SIBO. Or, ano, di ba, SIBO is small intestine bacterial overgrowth, eh, di ba? Small intestine bacterial overgrowth. Or SIFO, di ba? SIFO is fungal overgrowth naman. Small intestine fungal overgrowth. So, pwedeng yun yung mga nagko-cause ng ganong symptoms sa inyo. So, first thing that you need to do is to clean talaga your gut detoxification. Detoxification. Siguro, elimination diet muna. Whatever disturbs your gut, tanggal it. Actually, sa ating mga kababayan, sila din mismo sa sarili nila ang makakapag, ano yan? Discover, di ba? Discover. Ganun din ako sa mga ibang pagkain. Pero sabi nila, kapag you have healthy gut, you can digest almost anything daw. Ako, so far ngayon, ang konti na lang din ang aking mga sensitivity in terms of yung mga iba't ibang pagkain. Siguro dahil I'm living a very healthy life. Lifestyle. And, ano, kumakain ako ng different types of vegetables. Yun, napapakain ko ng maayos yung mga microorganisms sa katawan ko. Kumbaga, maganda yung garden sa loob. Sa loob ng aking tiyan, yung sa gut, ha? Maganda yung ating ang aking microbiome sa yung intestinal microbiome, intestinal yung nga, environment ng katawan ng gut ko. Mabanggit ko pa, Coach RJ, yung maalat pag kumain ako ng tuyo, bagoong, 'di ba? Yan sigurado mag-flare up. So flare up yung ano diba? Yung eczema. Eczema. So kung mapapansin niyo, yun yung talaga ay hindi rin maganda sa katawan. Hindi naman lahat for everybody. Kasi unang-una, yung mga pagkain na yan, merong addiction yan. Pag kung meron kang sausawa ng bagoong, maalat yan eh, di ba? Kaya nga ako, Coach Louie, meron akong kalamansi. Guilty ako dyan sa mga maalat ng mga chichirya natin na yan. Pero yun, at least naman, very minimal naman sa akin. Dahil once a week ko lang naman siya tinitikman. And the next day, back to my clean diet. Maganda kasanayan ko na lang to. It's an eating disorder, alam ko, yung may mga cheat day. Pero sa akin eh, wala naman ako ibang bisyo, kundi, di ba, kumain, mahilig talaga ako sa pagkain, ever since pagkabata ako eh. So sa akin, I deserve it, para sa akin. Oo, kasi you work hard for it, di ba? Oo, maga, maayos naman ako, nag-exercise naman, detox ko naman, di ba. So, sabi ko nga, huwag tayo masyadong dogmatic. Oo, hindi naman natin sinabi, pero moderation pa rin, di ba? At saka minsan, sabi nga nila, nagiging healthy yung unhealthy food kapag may magandang purpose. Oh. Kasi sumasaya ka naman. Kasi nga, ang kaya natin survive ka sa stressful moments. Living far away from your family. Di ba? Mabanggit ko nga kung sa RJ, kasi nga ang sinasabi natin dito, kasi may mga ibang sambahayan na, alam ba, bagoong, everyday, mayroong bagoong na sa usawan, pampagana daw nila sa pagkain. Patis. Di ba?
So, iba sili pa. Sili. Sili everyday. Okay lang yung sili kasi ano yun, stimulant din yun, di ba? Pero yung dapat i-control natin yung paggamit ng mga ano na yan, sangkap na yan. Oo nga. Lalo na yung betchen, no? Oh grabe yan. Parang MSG. Na, yan, namanan natin yan sa mga Chinese. Chinese talagang cuisine, may culprit yan. Chinese cuisine. Oo. Kaya naalala ko, yung nanay ko, lahat ng niluluto is may betchen. Talaga, kaya masarap. Oo. Sarap may addiction ng nanay talaga ko. Yung pala dahil puro betchen, Ajinomoto. Oo, Ajinomoto. Sorry, meron tayong mga, ano, meron tayong false advertisement. Okay. Anyway, so balik tayo doon sa mga pagkain. Ano ba yung kanina sinabi mo, yung bread, di ba? Bread. Yan, yung dahil sa gluten po, ang nagkakos, kaya isa siya sa mga top worst food, di ba? Tsaka yung makaka-spike din ng ano yan, ng blood sugar dahil carbohydrate siya. Process pa dahil white flour siya. Marami siyang bad effect talaga. Okay, halimba ba ang mga iba? So minimize ang pagkain. Iba natin na ibang food pa na ano, siguro yung artificial sweetener, may mga ano yan, bad rap about yun nga. Para sa akin masama siya, marami siyang bad effect like example, ang utak natin sanayan sa calories na kasunod ng matamis na pagkain. Unlike itong mga artificial sweetener, di ba? Na pag biglang may matamis na matitikman yung katawan mo, pero walang calories. Walang calories. So parang nalilito ngayon yung brain mo. Ano bang nangyayari, sabi niya? So, nangyayari siya, shutdown niya yung metabolism mo dahil na nalilito siya, confused siya. Mas masama pa, ang mas masama pa is mas may mga effect din daw ito na ano yun, parang ewan ko, I'm not sure kung totoo, yung carcinogenic daw siya. Medyo... Actually, World Health Organization naglabas ng about dyan sa mga I would rather eat sugar na yan. Yung sugar na. Cause talaga, nagkakos siya ng cancer. Yan, di ba? So, may nabasa ka na rin ngayon, di ba? Matarating ko na rin siya. So, ako yan, iwasan yun. Siguro, once in a while, okay lang. Kung gusto mong yung parang mag-order ng ano sa McDonald's na kunwari, nasa ano ka, McDonald's ka. Order nga ng Big Mac, tsaka large fries, tsaka Coke Zero dahil naka-diet ako. Coke Zero dahil naka-diet ako, pero Big Mac, tsaka ano. Yung Big Mac, 3,500 calories yan. Tsaka large fries, ha? Pero Coke Zero dahil naka-diet. Masiguro mga 20 hours mong i-burn niya sa treadmill. So, di ba? May mga ganun, di ba? Paminsan-minsan okay lang siguro. Pero, yun. Para sa akin, isa sa mga top worst food. Ano pa? Coach Louie, ano pa masasuggest mo dyan na masasama? Sa akin pa, yung mga, yun, sa akin, moderation talaga . Ayoko ng, yung baboy, hindi naman sa, Actually, matagal na rin ako hindi ko makain ng baboy. Makain ng baboy, di ba? Siguro yun talaga yung, kasi tumanim sa isip ko, kasi sa yung father ko, na-stroke siya Naku, sa Pilipinas pa naman, di ba? Yung mga kapatid niya, ganun din halos yung mga baboy, di ba? Parang yan na yung pinakapagkain na talaga ng mga Pilipino. Mga Pilipino. Dito sa Dubai, di ba? Makakita ka lang ng baboy sa mga Pilipino flats. Nagluluto ng baboy. Ako, the whole time na nandito ako sa Dubai, hindi ako kumakain ng baboy. Ako hindi na rin. Pero kumakain ako ng baboy kapag nasa Pilipinas. Minsan-minsan sa Pilipinas, pero yun talaga. Kasi siguro yung sa akin lang, personal, yung cholesterol noon talaga, yun yung iniiwasan. Tama, mag-aadla ako dyan, Coach Louie. Di ba sabi nga natin, you are what you eat. Yun ang problema sa baboy sa Pilipinas ngayon, di ba? Ano ba yan? Puro farmed ang baboy ngayon. Ano ang pinapakain dyan? Ako nag-alaga kami ng maraming baboy na bata ako, kaya alam ko. Ano ba pinapakain dyan? Mga feeds, mga corn, di ba? Yung mga balat ng, ano ba yan? Ano ba ang tawag doon? Darak ba yun? Yung... Darak. Tama, di ba? Yung balat ng, ng... Ipa ng palay. Palay, tama. Yun. So, ano ba yung mga yan? Mga fertilizer, yung mga, ano na yun? Producing food yung mga yan, So, for sure, yung fat na galing doon sa baboy na yun, is masama na rin. Masama na rin. Sabi nga nila, animal fat can be good sources of fat as long as they came from good animals. Di ba? You are what you eat. Di ba? Kung kumain ka ng wild na baboy, yung talagang nagkalat-kalat lang dyan, or yan, mas healthy pa yun. Pero, bundok, no? Di ba? Wild boar, okay, mga, basta yung mga, organic, natural, mga gano'n na, yung mga kumakain. Pero pag yung talagang farm-raised na mga baboy,
ako. Hanggat maari. I guarantee you, masama ang pot na nang gagaling dyan. Minimize na lang po kasi napakahirap nating alisin yan sa ano natin. Maraming vegetarian, ay maraming mga carnivores. Actually, nagsasuggest pa rin ng bacon, maganda pa rin daw yan. Pero maraming pag-aaral na isa sa mga carcinogenic, nagko-cause ng cancer, yung mga process na yan. Ang problema nga, wala na tayong quality na sources of food na animal ngayon. Puro farmed na So, ang hirap nang kumuha ng pagkain ngayon na healthy, na fat na ng isang animal dahil lahat puro farmed farm, na nga, di ba? Farm raised na talaga. So, yun, para sa akin. So, may point ka doon, Ba? Boy, para sa akin talaga. Ano na yan? Parang it's a cheat, pang cheat. Cheat day na lang siya ngayon. Hindi ko na talaga siya dapat i-recommend na good source of protein, especially not a good source of fat also. At lalo pang pinapasama sa paraan ng pagluluto. Nako. Di ba? Nako. Pero napakasarap. No? Pero napakasarap. Chicharon dyan. Kaya nga, yun nga, sinasabi pa nila, yung sa mga Filipinas lechon, naman, yung mga diba? Putok-batok. Alam mo talaga na putok-batok. Totoo naman. Putok na batok na talaga may strobo ka, pero kumakain pa rin. Kaya po, iwas diba? Po tayo dyan. Saka ang Pilipino, nako, pag nakita mong kumain ng baboy dyan, walang tanggal-tanggal ng taba. Lahat. My diba? God. Pero mga normal na pamamaraan ng... Pero nung bata ako, Coach Ruby, may share ko lang ha. Di ba nung nag-start ako magpapayat, doon ako natutong kumain ng lean pork. Lean pork. Nung nag-start ako magpapayat, nung 17 years old ako, di ba, sobrang taba ako, obese ako di ba? Talagang ano yan. Pag pork ang ulam, siyempre, wala tayong magagawa. O, nasa Pilipinas tayo, puro pork ang ulam, di ba? Tatanggalin ko lahat ng taba niya. Yun minsan, dapat. Pinupunas-punasan ko pa yan. Natuto ko ng ganun. Ewan ko yun ang naging concept ng utak ko noong time na yun. Hanggang sa dulo, nadala ko. Nadala ko. Very important. Kasi nga yung iba, yung ginagawa sa balat, ginagawa pang chicharon, at ginagawa pang yung oil niya. Yung mantika ng baboy, masarap daw yung pang... Ay, naalala ko nga, sinasabaw pa sa kanin yun. Sa kanin, na mainit. Diba? Masarap nga naman. Filipino, di ba? Ganyan, di ba? Lagyan pa ng asin. Ganyan, lagyan ng toyo or kung bagoong, di ba? Pero siguro, Coach RJ, mapabanggit ko sa'yo, kung bata ka, pwedeng-pwede mo pang kainin yan. Pero pag sumampaan ng mga 40 pataas... Since we're talking about longevity, di ba? Oo, medyo iwasan mo na yun. Iwas, kasi hindi nakakayaning iproseso ng katawan mo yan. Ang gandang point mong yan, ha? Very Philippine setting. Kasi baboy talaga ang common food sa Pilipinas. Tama. Ganda ng point mo, Coach Louie. Sa mga lechon, yung mga, kung may lechon, pwede kumain. Sabi mo, huwag tayong dogmatic. Oo. Pag piyesta, sige, huwag lang natin araw-araw. Oo. Ang baboy, huwag natin araw-araw. Diba? At make sure na medyo fasting kayo kapag pupunta kayo ng, di ba? So, bumawi kayo sa ibang pillars of health. Mag-exercise kayo. Tama. Ayan, mag-fasting kayo, ganyan. Marami naman tayong mga detox na pamamaraan, diba? Na ituro na sa ating kababayan. Siguro, add ko pa, ano pa ba yung mga worst food na pwede, mga dapat natin i-avoid? Sabi nila, ito, Coach Louie, napakinggan ko lang din sa mga ibang doctors. Yung mga non-fat, saka yung mga low-fat. Low-fat. No, non-fat and low-fat. Kasi ito naman ang pinaka-explanation nila dyan. Lalo sa milk yan, ha? Oo, sa mga gatas-gatas, ganyan, mga non-fat. Low-fat milk. Kasi ang fat before, noong time na ito, parang na-demonize siya eh. No. Sabi nila, ito daw ang pinaka-cost ng ng obesity, ng sakit sa puso, ganyan. No. So, unlike, ngayon naman, panahon na to, di ba, importante rin pala yung fat. Mga sa utak, sa mental health. Your brain is composed health, of fats, di ba? Oo, tama. Yan ang pinaka-structure ng brain, di ba? Napaka-importante pala. Ngayon, ang pinaka-culprit is yung carbs naman, di ba? Sugar and carbs, kumbaga. So, among the macronutrients, di ba? Yung carbs naman ang medyo na-demonize ngayon, di ba? Yung dati, yung fat, di ba? So, kaya nagkaroon ng mga non-fat, low-fat. Ano nangyari dyan? Hindi na siya whole food. Yung gatas kasi sa whole food form niya is may fat. Nagiging artificial food na rin daw siya. Artificial na lang siya. Kasi altered na yung pagkain. Ano nangyari pa dyan? Since non-fat, nawawala daw yung lasa. So, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng konting asukal. Asin, at saka asukal. Asin. Asukal, nilalagyan sugar asukal, talaga. Mostly asukal. So, halos lahat daw ng non-fat and low-fat is high in sugar. So, artificial food na nga siya. Hindi na siya, so processed food na siya. Altered na siya. Dinagdagan pa ng sugar. Dinagdagan pa ng sugar. So, yun yung kung bakit masama ang gatas. Ang non-fat and kaya, low-fat.
mas okay pang bumili na ng full cream. Full cream. Or full fat. Oo, kasi ang, di ba, sabi ko nga, di naman masama ang fat eh. Mm-hmm. Dahil na ang full fat is what? Saturated fat. Ang dairy fat is saturated fat, di ba? Pero hindi daw ito inflammatory type of saturated fat eh. Unlike yung saturated fat na coming from animal fat. Mm. Di ba? Parang ganun eh. Yan. Hindi siya inflammatory. Hindi siya nagkakos ng inflammation. Although may mga ibang doctors yan, iniiwasan yan. Ewan ko pa rin. Ako para sa akin, ang dairy, para sa akin, kushluyo ang dairy, if it doesn't affect your gut, kung wala kang bloatedness, if it's anti-inflammatory para sa'yo, then you can have it. You can have it. Pero kung inflammatory din, huwag mong detect. Kung nagbo-bloat ka, that means sensitive ka sa gut. Kasi yung lactose intolerant ba na tinatawag? Diba? Lactose intolerant ka, or meron pa yung casein, di ba? Masama daw din. Oo. Part ng gatas. Kaya ako, I still take whey protein. Ako din naman. Supplement ko. At the end of the day, listen to your body talaga. Tama. Tama. Baga, we are all different. Di ba? Baga, meron tayong mga kanya-kanyang alaga sa ating katawan. Yung, yung ating microorganisms. Microbiome. Iba-iba ang composition natin ng microbiome. So, kung ako, mas maganda yung garden ng katawan ko sa loob. Eh, parang ano ako. Na parang ready akong kumain ng kahit ano, na hindi naman naapektuhan yung isang. Mas marami akong nakakain. Actually, ganun ang pakiramdam ko. Wala akong masyadong sensitivity sa mga pagkain. Lahat nakakain ko. Mm. Except for before, na-realize ko yung munggo. Ah, munggo. Kasi daw, ang beans talaga is and any form of seeds, mga ganyan. Ano siya, yung lectin. Oh, lectin. Coach Louis. Oh. Yan, ano discuss yung natin. Na yan, Coach yung Arnie. Lectin kasi, parang ano yan eh. Yan yung mga defense eh. Defense sa mechanism ng ating mga ano eh, mga plants against animals para hindi sila kainin eh. Mm. Parang yan yung mga explanation ni ano eh, ni Dave Asprey, di ba? Ng ating biohacker na si Dave Asprey. Para daw ano yan, parang ang mga plants ayaw nilang makain sila, ayaw din makain yung mga itlog nila, yung mga seeds nila. Kaya nilalagyan nila ng lectin. Lectin. Parang lason yan. Sa lason. Mga, ano. That's why hindi mahirap siya i-digest. Mm-hmm. So nagkakos siya ng mga allergies, especially mga nightshades at vegetables natin. Ano ba yung mga yan? Tomato. Tomato, talong. Talong. Sabi niya, kahit potato daw. Sabi potato. Ano pa ba yan? Mga celeries. Mga celeries. Yeah. Kaya sabi nila, ano daw eh? The best way to eat these nightshades is to peel and de-seed them. Kahirap naman, no? Tatanggalin mo yung mga buto ng tomato. Diba, isa-isa? Sabi na, de-seed them. Mm. May countries daw na gumagawa niyan. Ano sa ano? Yan, sa Greek yan. Sa Greece yan. Inaalis talaga nila yung... Kaya daw, mas ano, walang effect sa kanila masyado. Parang gano'n eh. May survey na ginawang ganyan eh. Tapos yun. Yun, sensitive tayo sa mga ganun, sa lectin. Kaya nga siguro kami, pag kumakain kami, kahit yung mother ko, pag kumakain ng talong, talagang asahan. Hmm. Ako, so far okay naman. Basta wag lang sigurong kainin ng araw-araw. Oh. Kaya nga ako, Coach Louie, kapag may nakasale, doon ko lang siya kinakain. Maga, sabi ko nga, kung ano yung season, yun yung kinakain. Hmm. Very important din yun. Yung season ng fruits, season vegetables. May diversity ka. Baga, lahat ng klaseng vegetables, nakakain mo. Para mapakain mo yung ibang microbiomes mo, di ba? Hindi lang isang set ng microbiome. Rainbow colors dapat. No, isang set lang ng mga alaga mo yung pinapakain mo, iba, nagugutom. Mm. Kaya sabi nila, kailangan may diversity ka. Lahat ng 30 types of vegetables in a month, sabi nila. Yun daw ang goal mo, para mapakain mo lahat ng alaga mo sa tiyan mo. Mm. Di ba? Sa mga pakinggan, may alaga ka sa tiyan, pero totoo po yan. Totoo. We are made up of microorganism. Bacteria, fungi, everything. So, trillions of microorganisms, majority of what we are made up is microorganisms. Mm. So, again, ano pa ba? Ang mga worst food, Coach Louie, isip pa tayo. Siguro, ano pa? Yung mga processed meat. Mga hotdog, Coach Louie. Makain ka ba yan? Hindi. Yung mga ham-ham. Mga ganyan.
Actually, kumakain ako niyan dahil for celebrate, Pasko, sweet sa mga namin. Bata, sa mga bata. Pero siyempre, isasama natin sa mga worst food, yung processed food processed, pa rin yung mga yan. Hindi mo nga alam kung saan gawa yung mga yan, di ba? Yung mga hotdog. Ano ba, saan yung mga corned beef. Alam mo, meron ako napanood sa YouTube na yung paggawa ng corned beef. Talaga nung napanood ko yun, hindi na talaga ako kumakain. Sarap pa naman yan. Oh, isa sa mga favorite ko yan, pang cheat day. Pero, yun nga, hindi mo kasi alam kung anong saan gawa yan eh. Kung meat pa nga ba talaga yung mga yan. Especially yung mga hotdog. Di ba? Mukha ba silang meat? Hindi naman eh. Kulay red na tapos. Oo. Di ba? Puro chemical na nasa loob. Yan, oo. Yan ang mga... Kaya tingnan mo, napakasarap. May ano eh, puno-puno ng ano eh, ng preservatives. Hmm. Sugar, salt, di ba? Tama, di ba? Bechin. Oo nga. So... Kaya kayo, pwede naman kayong gumawa ng yung Filipinas, lungganisa, di ba? Oh, yeah. Lungganisa, basta mga... Homemade, di ba? Basta yung healthy na ano rin. It boils down to baboy din, di ba? Mm-hmm. Mas maganda nga homemade. Pati homemade. Nga ako, burger, Coach Louie, pag nag-burger ako, burger patty, mas gusto ko ako yung gumagawa. Mas maganda pa nga kung bibili ka talaga ng meat, pa ano mo, pag-iling mo na. Oo, mismo. Mas gumawa ka. Please, alam mo yung laman. Basta, halo lang naman yun, salt, pepper, egg, di ba? Tapos garlic powder, or masarap na yun eh. Kasi nga, minsan ko sa RG, nung kakabataan ko, lumaki din ako sa palengke. Hindi naman lahat, pero nakita ko din kung paano ginagawa yung mga, yung dumi, paano ginagawa yung mga, tusino ba yan? Yung ano? Oo, longganisa. Longganisa, di ba? Karamihan dyan yung mga, yung ginagawang longganisa, yung mga tira ng, yung mga hindi na ubos, scrap meat na, di ba? Diba? So, para sa akin yan, processed meat. Yan ang mga masasama, isa pa sa mga masasama. Ano pa ba yung mga Philippine setting naman tayo? Coach Louie. Ako, maha-add ko yung ano, Coach Louie, yung mga 3-in-1. Ah, kape, di ba? Kape, 3-in-1. Ako, sa totoo lang, matagal na akong hindi nagko-coffee na hindi brewed eh. Dahil ayoko na nung powder, isasaksak ko sa katawan ko. Malay ko ba kung saan gawa yung powder. Oh, actually, meron ako nakasama dati sa Pilipinas yung nag-work doon sa factory ng 3-in-1. Sabi niya, bro, walang kape doon. Wala talaga nilalagay na kape. Walang kape, di ba? Oo. Puro, mo, ano daw, puro chemical, bro. Hindi mo yung ingredients. Makakita ka pa ng vegetable oil doon eh. Doon sa ingredients ng kape, ha? Yung nga, isa sa mga top worst food natin, di ba? Yung mga seed oils na yun. Diba? So, kape. Gumawa na lang kayo ng sarili niyong kape. Huwag na yung, kasi puro convenience eh, diba? Tama. Kaya ako, I recommend kung magkakape kayo, napaka-healthy pa naman ang kape minsan. Hindi naman, basta wag sobra-sobra. May antioxidants po yan. Magandang stimulant for before you exercise. Ako yung, ano talaga, drip lang talaga. Yung nasubukan mo ba, Coach RJ, yung ano, yung kapeng, ano, rice? Rice. Ay, rice coffee, oh, nasubukan ko rin yan. No. Yung panahon, matagal na. Kapag naghihirap ka na. No, yung piniprito bigas, na lang, yung rice para umitim. Nasubukan ko yan. Dahil sa nanay ko yata siya. Basta ganun. Yan. Ako talaga, iniwasan ko na rin yung kape. Hindi, ewan ko, basta wala na ako ng ano sa kape. Tapos ano pa ba, ang mga pwede nating ano, yung mga ano siguro sa akin, mga crackers para sa Pilipinas, buo yan. Mga sweets, yung mga sweets ka mo, yung mga candy, mga cookies. Process eh, di ba? Flour, check mo ingredients niyan. Okay, tapos yung mga chips na nabibili sa mga maliliit na mga tinda-tindahan. Worse yan sa mga bata. Sa mga diba? Fishball pa pala, no? Oh, street food, di ba? Napakasama rin dahil yung mantika, paulit-ulit, maghapon yun. Maghapon na. Tapos pagkatapos nun, babalik pa nila yun. Pwede pa ulit bukas. Di ba? Deep fry na ko, tapos paulit-ulit. Ang napakasarap lang doon, yung sausawan niya. Sausawan, na puno-puno ng ano, laway. Siguro naman, moderation. Oo nga, huwag namin masyadong, ano ba, mamaya, i-bash na tayo. I-bash na tayo. Yung, hanggat maaari, kayo na rin gumawa, di ba, ng sarili niyong, ano. Yun, pwede pa. Diba? Tapos yung ano, yung nagki-crave kayo. Yung fishball eh, instead of i-deep fry nyo, i-air fry nyo na lang. Diba? Pwede naman, diba? So, yan. Pilipinas, ano pa ba ang mga worst food sa Pilipinas? Diba? Nabanggit mo before, Pancit Canton, bro. Oo, ayan, Pancit Canton. Louie, Pancit Canton, diba? Hindi natin dapat talaga iwasan yan. Pwede naman siguro once a week. Sabagay, isa sa mga ultra-process yan. Kasama na yan.
Pero yung everyday, pinapakain nyo sa mga anak nyo, pansit ka empty doon. Calories, no? Oo, parang wala tapos, naman napupulot yung anak mo dyan. Oo, puro alat yan, maalat. Sabi, parang nga lang na na-quench lang yung gutom mo, pero wala ka nakuha ang nutrients so doon sa pagkain na yun, di ba? Yan. Maging wise na talaga. Kasi lagi natin iisipin na eto bang pagkain na to, anong nutrients yung makukuha ko rito? Di ba? Tama. Kahit kumain ka na lang siguro ng isang beses, basta good quality nutrients yung kinain mo. Kaysa kumakain ka ng 4 to 5 times a day, puro process naman yung pinapakain mo. Di ba? So, yan. Yan ang mga pagkain na dapat iwasan. Halos natakil natin lahat. Siguro, before we end this topic, sabihin lang tayo ng konting advice yung mga top best food naman. Kabalik talaga ng worst food, di ba? Dito sa last part of this video, ano ba yung dapat nilang kainin? Tama. Di ba? Ikaw, magbigay ka, Philippine setting, ano ba ang mas maganda para sa'yo? Sa akin at prutas. Pag nasa Pilipinas ako, talagang yung seasoned fruits. At saka, ano, Coach Louie, ulitin natin, iwasan nila yung mga matatamis sa prutas. Huwag mo siya, huwag everyday. In moderation. Oo, no? Moderation lang. Kahit na banana pa yan, sinasabi nila, healthy yung banana. Marami na rin kung may issue kayo sa mga sugar problem, iwasan yan. Prutas. Vegetables siguro. Yan ang pinaka-first para sa akin. Vegetables. Yan yung mga, basta eat the rainbow. Lahat po ng mga iba't ibang kulay na vegetables. Ano, yung mga phytochemicals, ha? Yan po yung nagpapatibay sa atin. It's a form of hormesis din. Yan pala yung sinasabi nila ng hormesis sa vegetables. Kasi nga parang ano yan, light poison yan eh. Light poison to the body. Kasi nga, ano daw yan eh. Chemical reaction niya pag kinain mo sa katsang. Ah, effective daw yan sa mga insects. Yung mga sa green and leafy. Yung mga phytochemicals. Nakaka-poison ng insects. Eh, mas malaki tayo sa insects. Bali wala sa atin yan. Kaya daw lumalakas ang katawan tayo natin. Dahil ito sa minimal poison na binibigay ng phytochemicals. Ng green and leafy vegetables natin. Chlorophyll. Kaya hormesis din po yan. Ha? Pinapalakas tayo ng mga gulay. So yan, kumain po kayo ng gulay. Yan, mga best food. Ano pa ba? Philippine setting, Coach Louie. Ako, yung pagkain ng isda. Lagi ako, gusto ko lagi may sabaw. Tapos talagyan ko ng talbos ng kamote. Bagay, boils down to whole food diet. Whole food talaga. Whole food parang niluto mo siya. Diba? Yung magagandang sources of protein like fish. Diba? Fish talaga. Hanggat maaari. Dahil yung chicken and pork sa Pilipinas, kasi puro farmed na eh. Oo. Kumbaga, the hormones, puro. Less na dun sa mga meat na yung mga baka, lama, napakamahal, baboy, manok, di ba? Protein nila, more on fish. More on fish saka talaga. Eggs po. Eggs, yung nga yung pinaka advice namin, mag-alaga kayo ng manok. Kumuha ng bumili ng eggs sa good source. Yun, hindi yung mga talaga kahit medyo mahal siya, at least makakain niyo ng ano, sulit, di ba? Tapos baka mamaya tanungin din tayo ng mga mamamayan natin, how about beef? Coach Louie, ano masasabi mo about beef? Ako sa beef hindi ako sa Pilipinas kasi fresh naman mas, yung mga beef mas natin. Mas okay ako. Doon ako kumakain ng beef actually. Sa Pilipinas, kagaya dito, puro frozen na eh, di ba? Hindi lang, kosher beef. Puro farmed yung mga yan, isa pa yan. Isa pa yan mga kung ano-ano pinapakain sa mga beef. Sa Pilipinas talaga, makita ko sariwa. Sinasoga lang yan. Sinasoga, lalo sa Baguio, nakalala ko, kosher beef. Yung mga beef diyan, sobrang fresh. Nakita mo, ano pa eh. Pamula-mula, di ba? Pink. Sobrang fresh talaga. Kasi ano ba yan, mga baka dyan sa Pilipinas, talagang pinapakain lang ng damo. Eh. Damo lang talaga. Damo lang talaga. Oh. Marami naman tayo kasing damo. Oh. Marami tayong field. Unlike yung mga imported na beef na pinapakain ng kung ano-ano. Saka pinapakain ng mga ano. Chemicals na yung ano. Oo nga, pinapataba ng gusto. Pinapataba ng gusto. Nila para mas malaki kilo, mas malaki kita, di ba? So yan. Ano pa ba, mga best food? Dito, avocado, para sa akin. Yan, mga prutas. Yan, diba? Avocado. Yan, dito. Good fat kasi. Tsaka yung avocado, specifically, kaya ako nire-recommend. Kasi yung omega-3, tsaka yung, ano, yung good fat na coming from that fruit. Ha? Sabi ko nga sa'yo, kailangan natin ng fat for brain development, for brain health. Ano pa ba? Guyabano is one of the vitamin C richest... fruits na napakaraming nutrients. Sabi nga nila, anti-cancer yan. Guyabano. O, ano ko rin yan eh. Treatment din yan for cancer. Guyabano. Guyabano. Tama. At isa pa, Coach RG, yung gulay, yung malunggay.
Ayo, ay, napakadali tumubos moringa sa Pilipinas yan. Ako, hinahalo ko sa smoothie ko yan. Sa smoothie ko dahil superfood yan. Superfood talaga siya. Isa pang superfood yan. Alam mo, sa Africa, at yun yung ginagamit din, di ba? Pag bagong panganak yung yung mga nanay natin, di ba? Tinola, pinapakain na may moringa para magkaroon ng more milk para sa baby. Bukod doon, yung recovery. Lang. Maganda rin, Coach Louie, bago na tayo magpaalam sa kanila, magbigay tayo ng example na pwede nilang kainin mula breakfast, lunch, tapos dinner. Oh, maganda yan. Oh. Maganda kahit pa paano may share natin. May makashare tayo ng hack, di ba? Para sa akin po, ang best sa breakfast is a breakfast of purely fat and protein only. Parang hindi natin nina-spike agad ang insulin. Yung, insulin or saka sugar. At least kung may activity ka pa sa umaga, mataas pa activity level mo, ngayon matuturuan mo yung katawan mo na gumamit lang ng reserves mo, yung fat mo. So ano ba? Ano ba yung fat and protein? Itlog. Itlog. Yes. Diba? Magbag-almusal po kayo ng itlog. Ano pang ano bang pwede yung isama sa itlog? Yun na pong samahan ng pandesal. Pandesal is carbohydrates. Eh. As much as possible, para hindi kayo mag-spike up kagad ng blood sugar. Roots. So itlog lang. Avocado. Pwede kayo maglaga ng itlog. Pwede kang maglagay ng avocado on the side. Wow, perfect breakfast na yun. Fat yun and protein. Diba? May fiber ka pa. Diba? Diba? Perfect. O, ano pa ba ang magandang breakfast, Coach Luke? Fat and protein lang, di ba? Para sa akin, talaga the best option is itlog eh. Itlog, sa Pilipinas setting, kung gusto mong kumain ng ano, sardinas, pwede rin naman. Protein, di ba? Protein din and yan, and tapos fats. May good fat na yan, di ba? Kasi ang nagiging problema nga lang sa atin talaga, actually kumakain tayo ng healthy, ang problema, yung healthy na pagkain, nagiging masama siya kasi ka, lalagyan, alam mo, may sardinas, gagawa, lalagyan pandesal. Ng pandesal, or may kanin, oh. Sinangag, di ba? Sinangag, tama. Halos everyday, may sinangag. Basta yun ang advice natin, protein and fat only sa umaga. Hanggat maaari. Para hindi mag-spike up ng insulin. So, or, pwede rin yung smoothies. Yan, diba? Correct. Well, diba? Magandang suggestion kung Coach Louie. Mag-smoothies kayo. Yung veggies and veggies, fruits, diba? Pwede yung fruits. Green apple. Green apple or avocado, banana, avocado. Kung anong available na prutas dyan. Huwag lang masyado matatamis po. Huwag lang masyado mga grapes. Huwag lang masyado oranges. Kasi nasa sobrahan na yung ano yung quota nyo eh. Sa carbohydrates eh. Mamaya, magla-lunch pa tayo. Ano ba yung lunch nyo? Kung gusto nyo magkanin, o di magkakanin pa kayo dun. So, huwag na masyado matamis sa breakfast. As much as possible, yung mga avocado, lagay nyo dyan. Pwedeng isang green apple, pampatay lang ng lasa, tapos broccoli, or broccoli, kung ano, lagay nyo sa smoothie nyo. Yan. Tapos, so, lunch naman, Coach Louie, ano bang pwede natin ibigay sa kanila ng lunch? Ako, ayun, lunch, inihaw. Inihaw na isda. Grilled. Grilled. Tama, yan yung pinaka-protein mo, di ba? Or steam. Or diba? Paksiw, or basta may sabaw. Mas may gulay. No? May gulay. May gulay ka na. Kung isda na may gulay. Laging may gulay dapat. Fiber. Tapos ako, kung gusto nila mag-rice, Coach Louie, rice okay is man. Better than tinapay. Oh. Kung gusto nila, okay lang yun. Huwag tayo maging dogmatic. Kasi it's still a whole food. Diba? Whole food pa rin siya. Green pa lang. Pero, yun nga, limit your carb intake po. Yun po yung pinaka-advice namin. So, kung magra-rise ka dito, eh, sa gabi, huwag ka na mag-rise. Huwag na mag-rise. So, yan, practical advices ang binibigay natin, di ba? So, ngayon, dinner naman tayo. Ano ba yung dinner na perfect naman, di ba? Para sa akin, light, for me, light dinner would be ideal. Something with protein and fibrous carbs para sa akin. Kaya, di ba, yung salad, di ba, nauso yan sa mga ibang countries, western country, yung mga vegetables. I-adapt po natin yan. Mag-salad tayo, kung ano-ano mga greens na ilagay nyo dyan. Sute nyo lang yan, di ba? Oo, mga iba, fresh. Di ba? Sinalagay lang ng olive oil, tsaka ano, di ba? Lemon. Lemon. Lemon and olive alamansi, oil. Alamansi, kung wala kayong lemon. Alamansi. Lagyan mo ng konting salt. Lagyan mo ng nuts. Pwede na. O kaya, perfect. Yung mga gulay nyo dyan sa tabi-tabi, yung gulay na talbos ng kamote, talbos ng ano. I-adapt natin yung salad. Vegetable salad ng mga ibang. Pwede nyo namang i-steam. O kaya, talbos ng kamote. Talbos ng kamote, yan, talbos ng ano na yun, yung spinach. Tapos light na lang po. At light. Wala ng rice as much as possible. O kunti-kunti na lang talaga. Maging seryoso sa diet nyo, di ba? Maging seryoso. So yun, dinner, breakfast, lunch, dinner. Avoid snacking po. Tama na po yung tatlo kung hindi nyo pa kayang walang breakfast. Di ba? Of course, don't forget to drink lots of water. Water. Lots of water. Kasi minsan yung hunger, yung pala, thirsty yung ano, nga, yung problema. Oo nga, no? Dehydration. Tama. Lagi dapat
make sure na 8 glasses of water minimum. At depende sa activity nyo. More. Kapag more activity. Like for example, tayo, di ba, madalas tayo mag-workout, mag-exercise. Yun. Alright. Alright. Napakagandang topic ulit. So, abangan nyo po sa susunod at mag-discuss po kami ulit ng mga iba't iba pa pong topic. At mas helpful po kung magko-comment kayo. Opo. Kung ano pang gusto nyo pang malaman or mga advice. Topic na gusto nyo i-discuss. Pwede rin po kami mag-discuss about fitness since we are both personal trainers. Kung may mga gusto kayong itanong about paano ba maging ganito, paano ba lumakas. Soon, baka maging gym ang setting natin. Oo. For slowly. Magpakita tayo ng mga pamamaraan ng exercise. Tama. Magandang mga... safe and effective. Ngayon, nagsimula lang tayo. All about health, wellness, how to live long, how to be active, like that. So yan. Don't forget po to subscribe. Libre po ang subscription. Pakilike na rin po yung video. And pa-share na rin pa-share po. Pa-share na rin po. Okay? Disclaimer. Opo. Hindi po kami mga doktor. Tama. Mga scientist na lagi po tayong kumonsulta sa doktor kung meron tayong karamdaman. Nag-a-advise lang po kami ng mga aming mga personal experiences, personal studies, and yung mga experiences po namin. Experiences na naalala namin na naging effective po sa amin. So, that's it. Coach Louie, paalam na tayo. Okay po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Bye for now. Thank you.